Ayaw ko magtakbo kasi wala akong pera. Matanda na ako, bakit gusto niyo magtakbo? Pili lang kayo dyan, si ganito. Ito ang mga katagang makailang ulit sinabi noon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kabila ng malakas na panawagang tumakbo siya sa pagkapangulo. Ngunit, alam niyo ba na hindi ito miminsang nangyari lang sa buhay ng mga Duterte? The irony, I would say an irony is that when my father ran for governor of the Lone Province of Davao, the family did not want it either. Because just like the mayor said, wala akong pera. I don't have the machinery. Who are you? It's like history is repeating itself. So I told the family, you know, what's happening to Mayor Rudy is like our dad all over again, and it's like the history repeating itself. Kwento ng nakatatandang kapatid ni Digong na si Eleonor Duterte, simpleng abogado lang ang kanyang ama noon na si Vicente Duterte. Subalit pinasok nito ang mundo ng politika dahil na rin sa solid na suporta ng mga Davaoeno, lalo na ang mga magsasakang kanyang tinulungan na maipanalo ang kanilang kaso para maibalik sa kanilang pagmamayari ang lupang kanilang minana mula pa sa kanilang mga ninuno. Kaya naman nang mapapayag nilang tumakbo si Vicente Duterte bilang gobernador ng Davao, silang nagkampanya, silang gumastos. It's almost like what the mayor happened to the mayor. It is history repeats itself. Very few people know that. Ang Rodi Duterte Solid Group o RDSG na 15 taon nang sumusuporta kay Digong, libreng nag-imprenta ng mga Duterte t-shirt noong panahon ng kampanya. Lahat ng gastos nagmula sa kanya-kanyang bulsa. We were able to print more than 250,000 t-shirts. From February up to the last day of the campaign. Grabe, from the heart talaga, you know. I don't recall it has ever happened in Philippine politics where people will put t-shirts and vote Duterte. No, I don't remember. Even when my father ran for governor, wala man yan. But support, diehard supporters, yes. Wala mang pera at makinarya, ang Duterte phenomenon ay resulta ng mainit na pagmamahal at buong pusong pagsuporta at pagtangkilik ng mga Pilipinong sabik na para sa pagbabago. At ngayong ilang araw na lang ang hinihintay bago opisyal na mailuklok si Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, tiwala si Eleonor na bawat desisyon ng kapatid ay hindi mababahiran ng impluensya ni Numan. He will stand or he will fall. Kung mag-desisyon siya, he will follow, he will stand, but he will make the decision. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado, Davao City.